Totoo nga ba ang misteryosong Yamashita's treasure? Sabilidan nga ba itong ipinakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos mula kay Rogelio Rojas noong 1971? O gawa-gawa lang ito ng oposisyon para siraan si Marcos? Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mababasa at makikita sa iba't ibang online sites at articles. Ika-5 ng Mayo 1971, lumabas sa front page ng pahayagang The Manila Times ang isang artikulong pinamagatang Finder of Buddha Seeks Aid. Ang lalaking nakahanap ng isang gininto ang Buddha ay inirereklamo ang tauhan ng Pangulong Marcos dahil sa pilitan umano nitong hinalughog ang kanyang tahanan at kinuha ang kanyang Golden Buddha. Si Rogelio Domingo Roxas o Roger sa kanyang mga kaibigan ay isang dating sundalo na nagtatrabaho bilang isang locksmith sa Baguio City. Ang kanyang hobby naman kada weekend ay treasure hunting. Kabilang siya sa isang grupo ng mga Filipino na hobby din ang mag-treasure hunting. Taong 1961, nakilala ni Roger si Alfred Fuchigami, isang half-Japanese at amateur treasure hunter gaya niya. Ang ama ni Alfred ay isang opisyal ng Hapon noong World War II at ang kanyang ina ay isang Pilipina. Isang araw noong taong 1970, ipinakita kay Roger ng kanyang kaibigang si Alfred Fuchigami ang isang mapa na kanyang ginawa mula sa alaala ng mapang ipinakita sa kanya ng kanyang ama noong siya ay bata pa lamang. Laman nito ang sistema ng mga lagusan kung saan maraming ginto na nakabaon. Kumuha ng permit si Roger sa local judge na si Pio Marcos, isang kamag-anak ng Pangulong Ferdinand Marcos, upang mahukay ang lupa. Malaki ang paniniwala ni Roger kay Fuchigami sapagkat anak ito na isang sundalong Hapon. Sa kanilang paghuhukay ay natuklasan nila ang mga lagusan na kumpleto at may kasama pang rile sa loob. Sa ilang linggong pag-explore sa loob ay nakita nila ang isang pasukan na silyado ng mga labi ng pagpapasabog. Kaya't hinukay nila ito hanggang sa makagawa sila ng isang maliit na lagusan. Voluntaryong naunang pumasok si Roger bilang leader ng grupo. Ayaw niyang may mangyaring masama sa kanyang mga kasamahan. Kung sakali magkaroon ng aksidente o kaya naman ay posibleng may patibong na sumabog sa loob. Sa kanyang pagpasok ay nakita niya ang ilang buto ng mga sundalong Hapon. Maaaring nakulong ang mga ito nang sinilyahan ang lagusan. Sa patuloy nilang paghuhukay ay biglang bumigay ang isang parte ng lupa at sa ilalim nito ay tumambad sa kanila ang isang ginintoang Buddha. Alam ni Rojas na ang Buddha ay hindi karaniwan sa ating bansa. Iniisip niya na maaaring galing ito sa ibang bansang nilusob ng mga Hapon noon bago pumunta sa ating bansa. Pero ano nga ba ang Golden Buddha na ito? Ito ay mga nakaw na kayamanan ng Japanese Imperial Army mula sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia noong World War II. Na di umano'y nakatago sa mga kuweba o tagong lagusan sa ilalim ng lupa. Tinatawag itong Yamashita's Gold o Yamashita's Treasure. Ipinangalan ito mula kay General Tomoyuki Yamashita. Ang Golden Buddha ay may bigat na mahigit isang tonelada at may taas na 3 talampakan. Kinailangan pa ng 10 katao, mga lubid at mga rolling log para mailabas ito sa lagusan. Habang sinusubukang ilabas na kanilang mga tauhan ng Buddha ay nagpatuloy sa paglilibot si Rojas at Fuchigami. At sa paglilibot nilang ito ay natuklasan pa nila ang kahon-kahon ng mga gold bars. Gaya ng isinasaad na mapa na pagkasunduan ng dalawa na sarahang muli ang lagusan gamit ang dinamita upang hindi matuklasan ng iba pang tao at babalikan na lamang nila ito matapos ibenta ang gintong Buddha. Ang pinagbentahan nila dito ay ipambibili nila ng truck at kagamitan para makuha ang iba pang ginto. Inuwi ni Roger Rojas ang gintong Buddha kasama ang 24 na gold bars, ilang samurai sword at iba pang relika na posibleng maibenta. Sa ilang article ay sinabing sinubukan di umano ni Roger na isekreto ang Golden Buddha. Ang iba naman ay sinasabing nag-post pa ito kasama ang Buddha para sa isang photographer ng pahayagan at ipinakita ito sa ilang posibleng buyer. Isang dahilan din ng pagpapakuha niya ng litrato ay para sa proteksyon. 2 potential buyer ang nagsagawa ng test sa Buddha at parehong kinumpirma na ito ay totoo. Isa sa mga ito ay nag-offer ng 1 million peso bilang down payment. Matapos umalis ang buyer ay ininspeksyon pa nila ang Buddha. Pinagtuunan ng pansin ng kanyang kapatid ang bandang leeg nito. Bago kumuha ng kahoy at makailang beses tiruktok ang leeg nito. Kanilang nadiskubre na ang ulo ng Buddha ay natatanggal at sa loob ng katawan ng estatwa ay mayroong ilang dakot ng mga diamante. Kinuha ni Roger ang mga diamante at itinago sa kanilang cabinet.
Nagpakuha din siya ng litrato sa kanyang kapatid habang katabi ang Buddha. Ikalima ng Abril 1971, bandang 2:30 a.m. ng madaling araw, dalawang buwan matapos niyang maiuwi ang Buddha ay kumatok sa kanyang pinto ang mga armadong sundalo na may dalang mga replay na may nakataling pulang ribbon, isang indikasyon na sila ay kabilang sa personal na hukbo ng Pangulo. Nagpakita ito ng search warrant na may pirma ni Judge Pio Marcos. Pinasok nila ang bahay ni Roger kasama ng mga sundalo ang isa sa mga nagpakilala bilang buyer na kumilatis noon sa Buddha. Binugbog di umano namang ito ang kanyang kapatid na lalaki gamit ang rifle nila at tinakot ang iba pang miyembro ng kanyang pamilya. Pagkatapos ay hinalughog na nila ang tahanan ni Roger. Kinuha ang halos lahat ng kanilang ari-arian, mga alahas na minanapa ng kanyang asawa, diamante, 17 gold bars. Ito na lamang ang natira dahil naibenta na niya ang 7 pa, mga samurai swords, photo album at maging ang alikansya ng kanyang anak. Kinabukasan ay pumunta si Roger at ang kanyang kapatid sa pulisya para i-report ang nangyari. Kinabukasan ay pumunta siya kay Judge Pio Marcos, isang kaibigan na ng pamilya at dati niyang pinagtatrabuhuhan bilang cook. Tinanong niya ito kung bakit hinayaang kumpiskahin ang kanyang mga kayamanan. Sinabihan siya nito na hindi niya rin gustong gawin yun dahil sumusunod lamang siya sa utos ng prinsipe. Sinong prinsipe? Tanong ni Roger. Si Pangulong Marcos, sagot ng judge. Binalaan niya si Roger dahil sa ginawang pagre-report sa pulis ay nanganganib na ngayon ang buhay nila ng kanyang pamilya dahil malalaman ng mga tao na kasabwat ang Pangulo sa nangyari. Hahabulin na sila ng CIS dahil pirmado na din ang warrant nito. Wala nang magawa ang judge kundi payuhan silang umalis ng Baguio para magtago at delikado na ang buhay nila. Umalis ang pamilya ni Roger at nagtungo sa liblib na lugar sa Kabanatuan, Nueva Ecija, habang ang balita naman ng Golden Buddha ay umabot na sa mga mamamahayag na siya namang pinahintulutan ng Pangulong Marcos na makita at makuhaan ito ng litrato. Ayon naman sa oposisyon ay peke umano ang inilabas ng Pangulo. At para ipahiya ang Pangulo ay kinumbinsi ng isang representative ng Secretary of Justice, si Roger Rojas, na bumalik sa Manila at kumpirmahin kung totoo nga ang Buddha. Nang inspeksyonin ni Roger ang Buddha ay sinabi niyang hindi ito ang kanyang Buddha. Iba ang kulay nito at hindi natatanggal ang ulo. Ayon sa isang reenactment, tinanong ni Roger ang representative kung tingin niya ba ay si Pangulong Marcos ang nagpanakaw ng natuklasan niyang kayamanan. Sinagot naman ni Roger ito na sa palagay niya, ganun na nga, dahil mga sundalo niya ang pumasok sa kanyang tahanan upang limasin ang kanyang kayamanan. Nagalit umano ang Pangulong Marcos at mga alagad nito nang mabalitaan ang nangyari. Muling nagtago ang kanyang pamilya ngunit matapos ang dalawang linggo ay natuntun di umano sila ng mga gwardiya sa palasyo. Ayon sa kwento ni Roger, tatlong armadong lalaki ang lumapit sa kanya at sinabihang sumama siya sa kanila at dadalhin siya sa Manila. Walang magawa si Roger kundi sumama. Pagkarating nila sa Manila ay dinala siya sa isang hotel. Ayon kay Roger, masaya ang mga sundalo habang nainom pa ng whiskey. Sinabi ng mga ito na sa wakas ay nahuli din nila si Roger Rojas. Tumawag ang mga ito sa Malacanang at nagsalita sa wikang Ingles. Alam umano ni Roger na si Marcos ang kausap nila dahil tinawag nilang Mr. President ang nasa kabilang linya. At marahil ay sinisigurong siya nga ang nahuli dahil isa pang sinabi ng sundalo sa telepono ay sigurado sila. Pinapapirmahan ng mga sundalo kay Roger ang isang affidavit kung saan nakasaad na umaamin siya na biniyaran siya ng oposisyon upang sabihin hindi totoo ang Buddha. Na ang nangyaring raid sa bahay niya ay mapayapang ginawa at biniyaran lamang siya ng oposisyon upang magsalita laban sa Pangulo. Hinihingi din ng mga ito na sabihin ni Roger ang mga detalye at lokasyon kung saan niya nakuha ang estatwa ng Buddha. Nang tumanggi si Roger na magsalita at pumirma ay sinimula na ang interogasyon. Kinuryente siya gamit ang mga cable na nakakabit sa baterya ng sasakyan. Sinunog ng sigarilyo at binugbog hanggang mawala ng malay. Sa huli ay ginamit na ng mga sundalo ang kanilang alas. Pinakitaan siya ng litrato at tinanong kung kilala niya ang nasa litrato. Laman nito ang kanyang asawa at anak. Sinabi ng mga ito na kung mahal niya ang kanyang pamilya, ay makikipagtulungan siya sa mga ito. Ayon kay Roger, ilang linggong pagpapahirap ang kanyang tiniis at dahil dito ay nagka-damage ang nerve sa kaliwang mata niya.
Sa huli ay pinirmahan na ni Roger ang affidavit, ngunit hindi pa rin niya binibigay ang lokasyon kung saan niya nakuha ang kayamanan. Dahil isa sa pangako na binitaw niya kay Fuchigami na kahit anong mangyari ay hindi niya ito sasabihin kahit kanino. Matapos nito ay nagantay lamang sila ng ilang araw upang maghilom ang ilang malalalang sugat niya at dinala na si Roger sa isang kwarto sa korte kung saan naroon ang peking Buddha upang makuhaan siya ng litrato na nakaturo sa Buddha bilang isang patunay na kinukumpirma niyang iyon ang tunay na Buddha na kanyang nahukay. Pagkatapos sa korte ay dinala siya sa kanyang asawa at anak. Una niyang pinuntahan ng kanyang asawa na napaiyak at tinanong kung hindi ba siya natatakot mamatay. Sinagot lamang siya ni Roger na basta magdasal ka. At matapos ang 10 minuto ay kinuha na siyang muli ng mga sundalo. Kinulong siyang muli sa kanyang silid sa hotel at muling pinahirapan. Sinusubukang mapiga pa ang ibang impormasyon ukol sa kayamanan. Nagmatigas pa rin si Roger at hindi sinabi kung nasaan ang iba pang ginto. Matapos ang pagpapahirap ay naiwang mag-isa si Roger sa kanyang silid. Bantay sarado pa rin ang pintuan. Sinabi ni Roger sa interview, "Alam ko, Papa, ako." Ngunit isang locksmith si Roger at nang matsyempohan na naiwan siyang mag-isa ay sinunggaban na niya ang pagkakataon at pumunta siya sa kubeta kung saan may maliit na bintanang nakakandado. Sinubukan niyang buksan ang kandado at nang kanya itong mabuksan ay doon siya dumaan para makatakas. Nagtago si Roger at ang patagong pamumuhay na ito ay ang naging dahilan ng pagkakalabuan nila ng kanyang asawa hanggang sa matuluyan ito sa hiwalayan. Taong 1989 nang yumao si Pangulong Marcos sa Hawaii na may personal asset na higit pa sa National Treasury ng buong Pilipinas. Kumbinsido si Roger Rojas na ang yaman ni Marcos ay galing sa kahong-kahong gold bars na nahanap niya noon habang ang ginintoong Buddha ay nasa pagmamayari na ngayon ng Justice Hall o bulwagan ng katarungan sa may Baguio. Ngunit sa paniniwala ni Rojas ay ito pa rin ang peking Buddha. Taong 1975, may dalawa ring witness na nagsabi na nakita nila ito sa isang summer house ng mga Marcos o kaya naman ay maaaring itinago ito ng ibang miyembro ng pamilya nila. Ayon sa interview kay Roger Rojas, masakit raw ang pagyayari para sa kanya. Ang hirap at pagod ng 7 buwan nilang paghuhukay upang makita ang Buddha na sa loob ng isang oras ay parang naglaho na parang bula nang sapilitan itong kunin sa kanila. Walang naging kataas ang kanilang paghihirap. Namuhay si Roger ng low profile o patago hanggang mapatalsik at puntang Hawaii si Pangulong Marcos at Imelda noong taong 1986. Nakakita ng pagkakataon si Roger at ilang kaibigan ng oportunidad na magsampa ng kaso laban kay Pangulong Marcos. Binuo nila ang Golden Buddha Corporation at nagsampa ng kaso mula sa Hawaii Court kung saan taong 1996 sinimula na ang pagdinig sa kaso. Ginawara naman ang pamilya ni Rojas ng 22 bilyong dolyar na sa panahong iyon ay ang pinakamataas na gatimpala. Ngunit nang ito ay lumabo pa hanggang $43 billion ay umapila na si Imelda Marcos sa Supreme Court ng Hawaii na ibinaba ang gantimpala sa 13 milyon na lamang. Sa ngayon ay $1.4 million pa lamang ang nababayaran sa pamilya ni Rojas at ang utang sa hatol ay lumabo na ng $25 million dahil sa interes. Walang nahawakan si Roger kahit 5 duling sa kayamanang ipinaglalaban niya. Taong 1993 ay binawian siya ng buhay sa gabi bago ang araw ng paglilitis sa edad na 49. Dahil sa sakit na tuberculosis, walang autopsy na isinagawa at ang iba naman ay nagsususpecha na foul play. Habang ang pamilya naman niya ay sinasabing kahinahinala ang pangyayari. Taong 2015, nagtayo naman ang anak ni Roger na si Henry Rojas ng museo na may mga koleksyon ng kanyang ama gaya ng mga barya, helmet at iba pa. Ngunit ito ay nagsara din matapos ang isang taon. Ayon sa isang article mula sa History, sa panahon ng paglilitis ay nagkaroon ng isa pang mapanuksong revelasyon. Isang witness na nag-aral ng Yamashita's treasure ay nagsabing pinaniniwalaan niya na may 172 na lokasyon ang pinagtataguan ng yaman at 18 gintong Buddha pa ang naghihintay lamang na madiskubre. Ayon kay Jose Custodio, isang military historian, may balita pa noon na sinasabi mismo ng anak ni Roger Rojas na hindi totoong nahanap ng kanyang ama ang Golden Buddha. Hindi natinag si Roger at nang umabot ito sa US court ay mayroon siyang author na pinatulan na siyang nagpagulo pa ng kwento.
Halos dinidiin na rin ang Japanese royal family sa pagnanakaw. Ayon naman sa skeptikong si Professor Ricardo Jose, history professor mula UP, kine-question niya ang teorya ng kayamanan na dinala ni Yamashita sa Pilipinas dahil noong 1943 ay wala ng kontrol ang mga Hapon sa karagatan at walang sense kung dadalhin nila ang ganito kahalagang bagay sa Pilipinas kung mapupunta lang din sa mga Amerikano. Mga pagkakamali ni Rojas. Ayon sa article ng Treasure Hunt Club, may mga pagkakamali si Roger Rojas. Una, nag-hire siya ng crew bilang labor workers na sasweldohan ng regular at walang share sa matatagpo ang kayamanan. At kung nakakuha ng malaking tumpok ng kayamanan si Roger ay malamang hindi magiging okay sa mga ito na simpleng regular pay lamang ang kanilang matatanggap. Siguradong gugustuhin nila na magkaroon ng kani-kanilang gold bars. Pangalawa, inuwi at itinago ni Roger ang mga nakuha niyang kayamanan sa kanyang bahay, lalo na sa sarili niyang cabinet. Ito ang pinaka-obvious na lugar para paghanapan ng mga magnanakaw, isang pamahiin ng mga treasure hunters na ang pagdadala ng Yamashita's treasure sa iyong tahanan ay malas. Totoo nga kaya ang Yamashita's treasure? Nakaw nga ba ito? Pag-aari nga ba ng gobyerno unang nakahanap? Isa nga bang black propaganda ang kwento ni Roger Rojas? Tila mas maraming tanong kaysa sa naging sagot ang kwento ni Roger. Hanggang dito na lang. Kayo, sa tingin nyo ba ay totoo ang Yamashita's treasure o gawa-gawa lamang ito? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.